videos, ipapakita ko ang mga home remedies na ginagawa ko if matamlay ang isang aso ko. Isa sa alaga ko. Yan. Ito, si Chloe yun ay tamlay. Alang ayaw kumain, walang gana. Tapos, gusto lang niya matulog, guys. Ayan. Ngayon, papakita ko kung anong mga home remedies na ginagawa ko pag matamlay po ang aking binibini. Ang binibini ni Mama. Ano po yan? Ayan. Binibini ni Mama. Ayan. Ang unang-una kong ginagawa, guys, is honey. Napatay ko siya ng honey. Or kung wala kayong honey, brown sugar po. Napaka-epektibo po nito. Nung unang-unang wala pang mga bet or mga gamot-gamot, ito po yung talaga yung unang-unang ginagawa nila. Ang honey or brown sugar. Tapos, po mga pangalawa, ang bitrasin gold po. Pag hindi madala sa honey, pang matamlay pa rin. Ayan, sa bitrasin gold, kinukuha ko is half glass of water. Hinalagay ko ng konti lang na, guys, hanggang magdilaw. Ayan, titimplahan ko ngayon to, guys. Oh, ayan. Hahaluin mo lang to hanggang yung texture niya is kulay na dilaw na talaga. Ayan, kukuha tayo ng pangsala. Hahaluin mo to, guys, ganyan. Ganyan yung itsura, kulang pa ng bitrasin gold. Pinagyan mo ulit. Ayan. Ayan. Para masarap ang lasa nito, guys, is ginagawa ko, para masarap ang lasa nito, is ilalagyan ko ng asukal, na-add ko rin siya ng sugar para hindi siya masarapan yung aso kahit iniinom. Kasi medyo maasim siya, inamoy ko. Parang maasim na parang may suka. Ayan. Timpla mo pa pa yun to kapag ganitong kalabnaw pa. Ayan. Ayan, timplahan mo lang siya ng timpla. Tapos, 3 ml, guys. Every 2 hours ko siyang pininom. Or 3 hours. Depende sa tuta. Ito, bitrasin gold, water, honey. Add mo ng honey or sugar. Ito, guys, napaka-epektibo. Ito lagi yung ginagawa ko pag matamlo yung aking aso. Ayan. Ayan. Medyo okay-okay na si Chloe dahil pinainom ko na talaga to kanina, guys. Medyo nagre-recover na siya. Ayan, okay naman ito siya, guys. Kaya lang, medyo ano pa lang, kaka-effect lang ng gamot. Ano, baby? Okay ka na, baby? Ayan, ang baby kong ganda-ganda yan. Ayan, masama pa rin ang pakiramdam ng baby ko.